bago tayo mag-umpisa sa mga chong, pakilike muna netong video dahil malaking tulong na iyan sa ating munting channel. Well, matagal na ngang napapabalita sa mga social media outlets na itong angas ng tondo na Magnolia Hotshots na si Paul Lee ay matatrade na sa ibang kupunan sa kadaylanan. Ito ay madalas na ma-injured at inconsistency sa kanyang performance, especially sa playoff rounds kung saan isa siya sa kinakailangan na mag-step up para sa Magnolia. Well, bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin natitrade itong si Paul Lee? Well, ayon pa sa ating trusted source, ayaw na muna na Magnolia Management na i-trade itong si Paul Lee dahil nang una, pinofocus nga nila ang paghahanda sa PBA Commissioner's Cup na magsisimula sa Setyembre 21. Pangalawa, nabaliwala ang kanilang plano sa pagkuha kay Matthew Wright dahil mas pinili nga neto na maglaro sa Japan B-League at ayaw rin kunin ng management itong si Robert Bolick dahil sa chemistry issue. At pangatlo, gusto talagang bigyan pa ng chance na Magnolia Management itong si Paul Lee, kaya hanggang ngayon ay stay put pa rin ito sa Magnolia. Ibang balita naman tayo, itong ang former head coach ng NLEX Road Warriors na si Coach Yeng Yao ay nagsalita na at umamin kung bakit biglaan siyang nagretiro sa NLEX Road Warriors kahit pa nalalapit na ang Commissioner's Cup. At dahil nga dyan mga chong, may mga spekulasyon ngayon na lumalabas sa social media na mag-over the back dito sa SMC teams dahil kaibigan nga neto si Bossing Alfrancis Chua o di kaya babalik sa dati niyang kupunan na Rain or Shine Elasto Painters. Pero kung sakasakali babalik itong si Coach Yeng Yao sa Rain or Shine Elasto Painters ay mayroon isang player ng team na handa siyang i-welcome at yan ay walang iba kundi ang star gunner na si Ray Nambatak. Well, ayon pa kay Ray Nambatak mga chong, kung sakali babalik si Coach Yeng Yao sa ROS ay willing itong matuto at base sa kinukwento ng kanyang mga teammates na under noon kay Coach Yeng Yao ay parang na-excite siya at feeling masarap mag-handle ng players itong si Coach Yeng. Dagdag pa ni Ray Nambatak, kung sakali mapupunta talaga si Coach Yeng sa ROS, nakakasiguro naman siya na hindi sasakit ang ulo ni Coach Yeng sa kanya. Muli sa ating balita mga chong, mukhang malabo sa ngayon na magsagawa ng isang blockbuster trade ang Barangay Ginebra. Taliwas sa mga bali-balita na laging lumalabas sa mga social media outlets. Well, ayon pa sa ating trusted source, ang dahilan kung bakit ayaw na muna magsagawa ng trade ang Ginebra Management dahil nang una, mas pinofocus at pinaghahanda nila ang nalalapit na PBA Commissioner's Cup. Pangalawa, natutustusan naman ni Justin Brownlee ang mga kakulangan ng Gene Kings. At pangatlo, titingnan na muna nila ang magiging performance ni Jeremiah Gray sa Commissioner's Cup bago pa gumawa ng isang trade. Well, dagdag pa ng source, kung sakali magiging maganda ang performance ni Gray sa Commissioner's Cup, ay quits na muna ang Barangay Ginebra sa usaping trade. Dahil matutustusan naman ni Jeremiah Gray ang kakulangan ng Gene Kings pagdating sa All-Filipino Conference unless may magandang offer na dumating. Well mga chong, nandito na lang ang ating balitang PBA. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again. I'm out.